Hello guys, welcome to my first vlog. Ibablog ko ngayon yung journey namin. Hello guys, welcome to my first vlog. Ang ibablog ko ngayon about sa journey namin being per parents. So, meron kaming buntis na American bully ngayon. June niya ngayon. So, pupunta kami ng vet para ipa-check siya. Hindi namin alam kung manganak na siya today or tomorrow or sa makalawa pa. Kasi yung last stud niya, 59th day na ngayon. So, 68th ang last 68th day niya for the last stud. Bukas. So, punta kami sa vet para ipa-check siya. Pakita ko sa inyo siya mamaya pag baba namin. Meanwhile, so ngayon on the way kami sa vet, problem medyo hindi na daw mapakali yung bully namin sa likod, sabi ng wife ko. So kailangan kong bilisan. Saglit lang. Nakarating din tayo. So yun, nito kami sa vet, Congressional Animal Clinic. Si Doc Albert, dito rin ako nagpa-crop ng tenga nila. So, magandang reputasyon niya dito sa pag-CCS ng bully. So yun, baba na tayo. Tingnan natin yung aso natin. Hello, baby! So yung guys, iniwan na natin si Satiba dun sa loob ng lodging. Kung hindi pa daw siya manganak, ang theory ni Doc, baka daw New Year pa. Hindi na daw mapakali yung bully namin sa likod, sabi ng wife ko. So kailangan kong bilisan. New Year pa. So okay lang na iwan namin siya dito kasi mahirap din namang abutan siya ng putukan sa bahay. Alam mo naman, New Year, maraming nagpapaputukan. Baka may stress siya. So, good thing, meron silang maayos na lodging dito. Maraming nagpapaladge. So, hindi lang kami nagpaladge ngayong araw. Siguro, sa sumunod sa amin, mga apat pa. So, safe naman doon. So, kung gusto nyong magpaladge, safe dito kay Doc Albert. Ayun, uwi na kami. Mamaya na lang. So yun mga boss, nakauwi na tayo galing sa vet. Iniwan muna natin si Tiba para hintayin na lang yung pag-labor niya. So ngayon, sino nga ba si Tiba? Siya yung first namin na American Bulldog. Galing siya kay RK ng RK Bullies. Kita niyo yung page niya dito. So doon namin siya binili. Na meron pa kaming isang male. Stud namin. So si ang pangalan niya si Indica. Dalawa sila. So bali syempre, hindi naman natatapos sa panganganak yung pag-aalaga natin. So pinrepare na namin ng wife ko yung mga kailangan nating gamitin para sa whelping. So papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung itsura niya. Tara. So yan, mga boss, ito yung room. So yan, di ba? Para tayong nasa studio. Maraming ilaw. So ito yung ilaw na binili ko online lang. So yan, bumili rin ako ng cage. So lahat ng ito, nakuha ko lang yung idea nito sa mga YouTube din na napanood ko. Siyempre, nagsimula tayo, hindi ko rin alam kung paano pa mag-whelp. So sa tulong din ng mga kaibigan natin, so nagkaroon tayo ng mga idea. So ayan, meron tayong foam tray dito. Hindi ko alam, parang pang soundproof yata ito eh. Na tray. So pwede din pala siyang pang alaga ng mga aso. So ito, dito tayo mag dito natin nalagay si Satiba pag nagpapadedya na siya. So ayan, pinto siya dito. Ayan.
So, dyan sa ihiga. Tapos ibababa lang natin yung mga puppies from there. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo. Bumili pa kasi ako ng extra nito. Extra cage. Kasi baka mamaya, pag malaki na sila, hindi sila kasya dyan. So, ang alam ko kasi, nabasa ko rin, or napanood ko rin, hindi sila pwede magsama-sama pag mga 2 weeks old na sila. So, kailangan pag-iwahiwalayin sila. So, bumili pa ako ng extra. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano siya iset up. So, ayun mga boss. Unbox na natin to. Yung additional cage na binili natin kanina na dumating na. So, ako naman pasalamat pala kay RK ng RK Bullies, kay Brother RK na nagpayaram sa akin ng whelping box para kay Satiba. Kasi wala ako, nagsimula pa lang tayo. So, kailangan talaga natin ng tulong. So, salamat Boss RK. So, yun. Start na natin tong pag-unbox ito. Then, para ma-set up na rin natin ng paikot siya. Kailangan natin makagawa kasi ng 6 na square. So, nag-order pa ako ng additional na 9 cages para mabuo natin yung 6 na pinto, 6 na butas. So, ayun. Tara! So ayan mga boss, so ganito yung ginawa nating setup. So parang pinaghiwalay ko muna siya. Kasi parang napanood ko, pinaghiwalay yata yung male and female. So ito muna, so dalawang butas muna yung ginawa ko. Then after 1 week or 2 weeks, pwede na natin siyang lagyan ng divider lahat. Good morning mga boss. So yun, naka-receive kami ng message kay Doc kaninang umaga. Na 4CS na daw si Satiba. Anim daw yung puppy na lumabas. And then yung isang puppy daw, patay daw sa loob pa lang. And then yung isa, naka-oxygen siya ngayon. So, papunta kami ngayon dun sa vet para i-check namin kung ang sitwasyon na tiba. At the same time, yung mga buhay na puppies. Tara, samahan nyo kami. So yun mga boss, nakuha natin yung mga puppies ni Satiba, pati si Satiba, nakuha na natin. So okay naman yung procedure niya, wala naman nangyari kay Satiba, hindi maganda. 6 yung puppies, 2 yung namatay, yung isa namatay sa tiyan pa lang, yung isa nilagay ng oxygen, tinry niya revive pero hindi talaga kinaya. So pakita ko sa inyo mamaya mga puppies, pati si Satiba. Hina kami. So yun mga boss, nakauwi na kami, galing ng vet. So, ito na sila. Mga puppy natin. Medyo nagkamali tayo. So, in-expect natin na pwede sila dito sa fence. Ang tendency pala, pag sobrang liit pa ng ulo nila, pumapasok dun sa mga butas-butas. So, baka masakal. So, pinitransfer namin ng white ko dito sa ano. Sa white na lalagyan ng damit. Nagana naman ng ilaw. So, 4 puppies. Ito na si Tiba. Hello, baby. You good? Ready ka na magpa-dede? Hindi ko tumutong plato. Hindi ko tumutong plato. Hindi. So, mga boss, dito ko na natapusin yung unang vlog ko. Stay tuned na lang sa mga next na vlog natin. For Whelping, sunod na vlog ko yan. Please like and subscribe sa channel ko para sa updates natin. Thank you mga boss, salamat sa support. Peace out.